Hello guys! Welcome back to our channel. So today, meron na naman tayong ifu-food reviews na pagkain. Since Saturday ngayon, December 5, ayan. So, umorder ako ng mga pagkain na kakainin namin ni Daddy Adlai. Since Sabado nga ngayon, tinatamad akong magluto. Tapos, maulan pa sa labas, malamig, ayan. Kumbaga, masarap na lang humiga at manood ng TV, ayan. So, umorder na lang ako ng aming makakain. So, yun. Ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga in-order ko na pagkain. Okay, guys. So, in-order ko yung mga chicken wings sa Mirukuti, which is actually na food review na natin yung isa pa nilang product na tinatawag na chahan, yung fried rice na may siomay, na may milk tea. Ayan. So, ngayon, umorder ulit ako ng milk tea. Together with the chicken wings, ayan, para at least meron tayong drinks. Ayan, so titikman natin yung tatlong flavors ng chicken wings nila. Yung buffalo chicken wings, yung teriyaki chicken wings, at yung spicy garlic chicken wings with honey dip. Ayan, so titikman natin sila lahat. So anong uunahin natin? Maybe siguro yung teriyaki chicken wings, which is so summer seeds pa siya. Ihuli natin yung mga spicy, guys. Okay, so ito muna ng teriyaki. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Actually kasi ako, sabi ko sa inyo, hindi ako mahilig sa matatamis na pagkain. Kaya pag sinabing teriyaki, alam ko matamis yan. Pero itong teriyaki na to, hindi siya ganun katamis. Very, very light lang yung tamis. So, gusto ko siya. Walang ano to, guys. Baga, hindi to sponsored, okay? So, nasabi ko lang talaga yung honest review ko about the food. Ayan. So, ayun. Hindi siya sobrang tamis, kaya gusto ko siya. Okay, dito naman tayo sa spicy garlic chicken wings with honey. Ito yung kanilang honey. Okay, so ito tayo. Sausaw natin dun sa honey. Medyo matamis. Pero tingnan naman ha. Okay, para sa akin, ayoko nang isausaw sa honey. Kasi nga matamis, di ba sabi ko? Kakasabi ko lang. Ayoko nang matamis. Okay, so ito para sa akin, okay na siya. Hindi na kailangan i-dip dun sa honey. And the name itself, spicy garlic. Mahilig kasi ako sa mga food na garlicky. Ayan. Kaya nga, favorite ko ang garlic rice. Ayan. So, para sa akin, okay yung lasa niya. Hindi siya maalat. Tamang-tama lang. Ang nalalasaan ko sa kanya is yung garlic talaga. And may sibu-sibuyas pa siya. Oh. Mahilig din kasi ako sa sibuyas. So yun, okay siya for me. Yung spicy garlic with honey dip. Huwag ko lang i-dip sa honey talaga kasi matamis na siya. Pero kayo guys, kumbaga, choice nyo naman yan kung gusto nyo siyang i-dip. But the teriyaki, sabi ko sa inyo, masarap siya. Hindi siya so tamis. Okay guys, so mag-proceed na tayo dito sa ating buffalo chicken wings. Actually, ito favorite ko to. Lalo na sa mga restaurants, di ba ang appetizers nila is mga chicken wings, ganyan. Buffalo chicken wings. So ito, mahilig din ako sa spicy, basta wag lang sobra. Yung very, very light lang or mild, pwede sa akin. Okay, so ito naman tayo, guys. Feeling ko magugustuhan din ni Daddy Adlai. Hindi siya sobrang anghang. Alam niyo yung jupran na sweet and chili. Ganun. Pero mas masarap to. Masarap yung sauce niya. Parang kinumpare ko lang dun sa jupran. Pero hindi ganun totally yung lasa niya, guys. Masarap. And hindi rin masyadong matamis. So, saktong-sakto, balance yung pagka-spicy niya and pagka-sweet niya. And may konting alat, pero hindi siya ganun. Alat ba tawag doon? Or parang medyo salty siya na saktong-sakto lang, guys. So, masarap. Actually, alam nyo,
ngayon ko lang na-realize na very, very affordable to. Kasi yung isang ganito, guys, is 10 SR. Ilang pieces to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pieces. Okay, 10 pieces, 10 SR. Tapos, ang sarap na niya, guys. Pwede na siyang ulam. Actually, ito pwede kong itong ganito, isang ganito, pwede kong ulamin to ng buong araw. Kasi, hindi ako maulam na tao. Ma-rice ako na tao. Tipong, for example, isang hotdog, marami na akong rice na makakain doon. So, sold na ako sa isang meal. Kahit isang piece lang ng hotdog. Ayan. So, ito guys, very, very affordable na siya. Ayan. So, actually, hindi ako kumain na madami kasi kakain ako ng rice. Plano kong kumain ng rice. Ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako maulam na tao. So, tinikman ko lang siya para at least ma-review ko sa inyo. And then, after nito, kakain ako ng kanin with this. And nagustuhan ko yung lahat ng flavors. Grabe. 2 thumbs up ako. Sarap-sarap. Hindi siya maalat, hindi siya sobrang tamis, hindi siya sobrang spicy. Ayan, and very affordable siya. Kaya, naisip ko kapag tinamad ako magluto, talagang u-order ako sa kanila. And, bago natin makalimutan, ang kanilang milk tea, umorder din talaga ito. Kasi, gusto ko ulit matikman yung kanilang milk tea, Miruputi milk tea. Tikman natin. Ito yung sinasabi kong very creamy yung milk tea nila. Tapos, yung boba pearl nila, talagang chewy. Ganun pa rin. Sarap. Tsaka, hindi siya sobrang tamis, guys. So, kung gusto nyo bumili, isa lang yung flavor nila eh. Ito lang. Pero, grabe. Sarap. Okay, guys. So, yun lang yung ating food review regarding dun sa ating chicken wings ng Miruputi. Ayan. So, kung gusto nyo umorder, nandyan sa description box yung kanilang FB page link. So, meron pa akong mga ibang in-order ngayong araw na to na desserts. Ayan. I-review ko din para sa inyo. Okay guys, so ngayon naman, sa dessert naman tayo. Ayan, since December na ngayon at amoy na ang simoy ng Pasko kahit na nandito tayo sa Saudi Arabia. Ayan, meron namang pagkain na talaga namang patok na patok tuwing December, tuwing magpapasko. Ito ang puto bumbong. So, meron ditong nagbebenta ng puto bumbong. In order ko to sa puto bumbong sa disyerto. Ayan. So, titikman natin siya. Okay, so yung binilan ko nito, ilalagay ko din sa description box yung kanilang FB page link para if gusto nyo na talagang makatikim ng Pinoy dessert, especially ngayon na Pasko. You can visit their FB page. Ayan, at by schedule din kasi to. So, i-check nyo muna kung kailan sila gumagawa. Ayan. So, sila rin pala yung gumagawa ng takoyaki. Kaya kung mare-remember nyo, meron din akong vlog about takoyaki. Lagay ko din sa description box kung gusto nyo mapanood yung video na yun. So, yun guys. Tikman na natin yung ating puto bumbong. By the way, guys, meron pala silang tatlong pwede nyong pagpilian na kumbaga toppings ng puto bumbong. So, yung una is yung original, which is yung muscovado sugar lang. Okay? Tapos, meron silang dalawang special na toppings. Yung unang special is muscovado sugar with cheese. And yung pangalawa is condensed milk with cheese. Ayan. So, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong orderin or kung ano yung pasok sa panlasa nyo. Ayan. So, mabait naman yung seller. Kaya, you can ask them or you can request kung ano yung gusto nyo. Ayan. So, at least sinabi ko sa inyo yung mga choices ng toppings para at least meron kayong pagpipilian kung naisipan yung umorder sa kanila. Ayan. So, tikman na natin yung kanilang puto bumbong. So, ang in-order ko pala is yung dalawang special. So, yung muscovado, sugar with cheese, tsaka yung condensed milk with cheese. Ayan. So, hindi ko in-order yung original. Ayan. So, tikman natin. Una yung muscovado, sugar with cheese. Ayan. Hindi nyo makikita kasi cheese siya sa top talaga. Ayan. So, ayan. Okay. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan yung itsura niya. Okay, tikman natin. Masarap yung may cheese kasi
umaagaw yung lasa niya dun sa tamis. Diba yung cheese medyo maalat-alat? Perfect siya. Mas masarap pag may cheese. Kasi tinikman ko siya nung walang cheese. Mas nag-a-add ng flavor yung cheese. Okay. So doon naman tayo sa condensed milk with cheese. Ano yung itsura niya, guys? Ayan. Kita mo condensed milk ito. Okay, tikman natin. Ay, naputol yung ano? Dapat pala is ano ang ginamit ko? Stainless. Wait lang, guys. Kukuha ako ng stainless na tinidor. A few moments later. Okay, guys. I'm back with a stainless tinidor. Ayan. So, parang naputol kasi. Okay, so, ano eh. Okay, so, tikman na natin yung ating puto bongbong with condensed milk and cheese. Parang mas matamis yung ano, yung masko butter sugar. Mas matamis siya. Itong may condensed milk, parang very, very little lang yung tamis niya. For me, mas bet ko yung masko butter sugar. Ayoko naman na masyadong matamis, pero mas matamis ko yung masko butter sugar. What? Nanguluhan eh. Ayoko ng sobrang tamis, pero mas gusto ko yung tamis ng masko butter sugar. Hindi naman kasi siya sobrang tamis. Matamis lang siya. Pero itong condensed milk, parang very, very light lang yung pagkatamis niya. So, mas bet ko yung masko butter, which is ito. Tsaka para sa akin, mas bagay yung masko butter sugar sa puto bumbum. Para sa akin lang yun, guys. Ako lang yung tumitikim. Okay. Mas bet ko yung masko butter sugar. Dapat pala umorder din ako nung ano. Original yung masko butter lang. Anyway. Parang ganun yun. Wala lang cheese. Mas bet ko nga. Okay. Ayun, guys. Yun ang ating food review sa puto bumbum. Anyway, masarap siya pareho. Hindi lang masyadong matamis yung condensed. Masarap siya, guys. Tamang-tama sa Pasko. Anyway, ito. Mas kubado to. Mas bet. A few moments later. Okay, guys. So, yan. Finally, natikman na natin yung puto bumbong sa dessert. Ano, matagal ko din hinintay. Kasi nga, by schedule nga ito. Hindi siya every Saturday. Ayan. So, nagkataon na walang handaan dito sa amin. Kasi, usually, hindi ako mo-order ng mga food online kapag may handaan. Kasi, ang dami namin take-out at pasyaron. Yung hindi kami mag-sharon dito. Ayan. So, ngayon, ngayon lang ulit ako naka-order online. Mga dessert, ganyan. So, ayun, natikman ko na din finally ang puto bumbong na sinasabi talaga nila na masarap. Which is totoo na, masarap siya. Depende na lang kasi dun sa toppings na ipapalagay nyo, dun sa puto bumbong na orderin nyo. For me, I love the masko butter sugar with cheese. Ayan. Pero parang curious ako dun sa walang cheese na original flavor. Looking forward na ma-order ko yung original and next time, ayan, sana ma-tsempohan ko yung schedule na naman nila ng paggawa ng puto bumbong. So, yung condensed, di ko masyadong bet since kulang yung tamis niya for me. Ayan, so, hinahanap ko yung matamis eh. Kumbaga, ganun.
So, yun lang guys. So, kung gusto nyong matikman, talagang kayo mismo makatikim nung kanilang puto bumbong. Ayan. So, mag-message kayo sa kanilang FB page na nandyan sa description box. Ayan. And by the way, ito palang isang ganito na meron siyang 5 pieces ng puto bumbong ay nagkakahalaga ng 15 SR. Any toppings na gusto nyo, same price, 15 SR. Very affordable siya. No, kung talagang gustong-gusto nyo matikman ang puto bumbong, wala kayo sa Pilipinas, nandito kayo sa Saudi Arabia, ayan, order na kayo sa puto bumbong sa desierto. Ayan, at masarap siya guys, grabe. Kung maga matitikman nyo yung variety ng puto bumbong, hindi lang siya iisa, kundi 3. Ayan. Meron silang delivery sa Alcobar and Damam. So, may charge yun. But if you want na makatipid, like me, na nagtitipid sa delivery charge kasi nasasayangan ako, so, pwede nyo siyang i-pick up. Meet up kayo doon sa nagbebenta. Ayan, sa Alcobar. Kung gusto nyo talaga na makatikim ng pagkain na ma-feel nyo or ma-experience nyo yung Pasko sa Pilipinas. Why not, diba? Bumili kayo ng puto bumbong. Okay guys, so salamat sa inyong pagsama sa akin sa pag-food review natin. Ayan, I hope na na-enjoy nyo itong video na ito. Kindly like, comment, share, and subscribe to our channel, Team Valencia Vlogs. Ayan, see you on our next vlog guys! Bye!